Hey friend, tingnan nyo naman, lumulutang sa mantika. So, napakasarap niya. Ito yung ating beef, 2 kg. Slice lang natin ng maliit. Tapos, lagyan natin sa pressure cooker para lutuin natin. Para mas madali na lutuin mamaya. Ito na yung ingredients. B, i-prepare nyo lang sa isang plato para ready na siya lahat. Itong ingredients na ito ay kailangan natin i-blend para pinong-pino talaga ang ingredients na ito. So, lagay lang sa blender, lagyan ng tubig na tama lang na maka-blend sa lahat ng ingredients na ito. Huwag naman masyadong sobra, huwag din kulang para hindi siya ma-blend. So, ito naman ang ingredients si... Ayan, i-toasted lang natin sa kawali na mainit. Pag alam nyo nang toasted na siya, i-stop nyo na siya. Tapos ilagay nyo sa maliit na blender para i-blend siya. Para magiging ground yung ating ingredients na ito. Kailangan natin finely blended na ingredients. So ayan, ito naman ang ating coconut. I-roasted din natin siya. Huwag naman masyadong roasted masyado, no? Yung tama lang. So, maghitap tayo ng oil. Ilagay yung ating ingredients B na naka-blend. Tapos, i-add natin 5 tablespoons of dried chili paste. Normally, 10 talaga yung nilalagay nila. Pero, hindi ako masyado sa maanghang. Masakit yung tiyan po. So, konti lang ilalagay natin para hindi siya masyadong maanghang. Actually, maanghang pa rin yan kahit 5 tablespoons yan. How much more content tablespoon ang ilagay, diba? So, hindi pa natin kaya yung masyadong maanghang talaga. So, ayan. Lutuin lang natin hanggang kumulo, hanggang mag-separate yung oil. Pag nag-separate na yung oil, ayan, idagdag na natin yung ating ingredients C na finely blended. So, ayan siya. Tapos, ihalo-halo lang natin. Halo-halo hanggang ma-mix lahat ng mga ingredients. Medyo natuyo siya kasi madami kasing ingredients na nilagay natin. So, okay lang yan. After that, dagdag na natin ang ating beef. Yung niloto natin sa pressure cooker para mas madali talaga maluto kapag niloto nyo na. Kasi pag hindi nyo niloto, matagal siya lutuin, palambutin yung beef, diba? So, ayan, niloto ko na siya para mas madali na lang lutuin dito. Okay naman din siya. Gusto ko siya kasi malambot na malambot yung karne. Napakalambot as in. Compare sa hindi mo siya lulutuin, medyo matigas-tigas ng kaunti. So ayan, ihalo-halo nyo lang siya. Tapos i-mix ang coconut milk na 1.5 kg. Haloin lang ng haloin para ma-mix lahat. So ayan, na-mix na lahat ang ating coconut milk sa ating meat. Magdagdag tayo ng 2 tablespoons na salt para ma-absorb lahat. Tapos, half ng palm sugar. Kung wala kayong palm sugar, maghanap na lang kayo ng mga dark brown sugar. Ayun, ganun. So, ayan, pakuluin lang natin. Tapos, ihalo lang natin dahan-dahan. Paganyan. Huwag nyo haluin ng mabilis. Kasi luto na yung karne. So, baka pinong-pino yung karne. So, ganyan lang ang paghalo. Huwag masyado. So, ayan. Okay na yan siya. Sa paghalo, ganyan-ganyan lang. Takpan ulit. Tapos, mag-prepare tayo ng tamarind paste. Dito kasi ready na yung tamarind paste. Magdagdag lang tayo ng konting tubig para ma-extract yung tamarind juice. So, ayan na siya guys. Napakasarap. Napakaganda tingnan, diba? So, ayan o. Lumalabas yung mantika. So, ayan. Ihalo-halo lang natin ulit. Para hindi dikit sa ilalim. Hindi masunog ang sa ilalim. So, ganyan. Napakasarap nito. Paboritong-paborito ko talaga. Idagdag natin yung ating roasted na grated coconut.
para mabango siya na coconut. At ang ating tamarind paste, na-extract na natin yan. Nanggal ko yung buto-buto. So, ayan, okay na siya. Half ng palm sugar, yung tira kanina. Tapos, 1 or 2 tablespoon na sugar to test. Depende sa test niyo kung okay na yung test ninyo. So, depende sa inyo. Tapos, halo-haloin nyo lang. Pag natunaw na yung sugar niya, okay na yan siya. So, ayan, halo-haloin lang natin. Dahan-dahan. Ang sarap, ang lambot ng karne as in, kasi luto na siya, diba? So, hindi na siya masyadong mahirap lutuin. Kasi kung hindi nyo niluto, it takes time talaga palambutin. Tapos, shredded yung ating dahon ng turmeric. O, ganyan nyo lang pag-slice na manipis para si garnish natin dyan. Para mangbango nito, ito yung nagpapabango din sa recipe na ito. So, napakasarap. So, ayan, ang sarap nito as in. Paboritong-paborito ko talaga ito sa Malaysian dish. So, ayan, natingnan nyo yung mantika ng ating niloloto. Diba, napakasarap. Kain na na guys, luto na siya. So, ready na yan siya to serve. Please subscribe. Don't forget to like and share. So, lipat na natin sa ating plato, serving dish, para kain na na. So, ang sarap talaga niya. Napakalambot ng karne as in. So, masarap siya kainin. Oh, tingnan nyo naman. Sarap magkamay nito, guys. So, i-garnish natin ng shredded turmeric leaves para mas mabango. So, ayan. Kain na na. Thank you for watching and God bless everyone. My beef rendang. Thank you. Bye! First time ko pala magloto nito. So, siguro may mga mali-mali dito. So, next time ulitin ko. Thank you for watching. Bye!